guys, natutuwa ko kanina sa palengke kasi ito, 10 pesos isang tali. And then, ayan, binigay na lang ni Kuya tatlong tali ng 15 pesos. So, ayan. So, ayan guys, inanuhan ko na yung bawang, luya, sibuyas. Lalagyan ko siya ng luya kasi, ayan, bumili ako ng konti lang pang sahog na baboy. Sa ano ko naman yan, binili sa Pure Gold, kaya safe naman yan. And then, lagyan natin siya ng kamatis. si baby ko. Talong. Bali, hindi ko, pinutol ko muna yung ano niya, guys. Ayan. Bali, mamaya ko to. Tips ko lang din, pagkahalimbawa, hiniwan nyo na tong talong, pwede nyo siyang ibabad sa tubig para hindi siya mag-iba ng kulay. Pero ako, tsaka ko na lang yan hihiwain pag ilalagay ko na siya. And then, ito, lalagyan ko rin siya ng ampalaya. So, ayan. Konti lang naman na ampalaya. Maliit lang yan, guys. And then, talaga hindi nawawala ang kalabasa ko pag nagugulay ako. Ganyan, dahil ito talaga yung favorite ng baby ko. And, lalagyan ko rin siya ng sili. Ayan, napaka-twist ang aking gagawin ngayon na monggo. And then, hindi mawawala ang ating dahon ng ampalaya. Ayan, ang dami kasing binigay ni Kuya sa akin kanina sa palengke. And then, ito, lalagyan ko rin siya ng alubay. So, ayan, ang ating mga ingredients. Pag nagmonggo din ako, guys, hindi talaga nawawala yung mga gulay kasi talagang bet na bet ko talaga pag, ano, lalagyan ko talaga ng mga gulay. So, let's start na natin, guys, ang ating pagluluto. Linis ko na rin tong tilapia, mga kabsaters, and nilagyan ko na rin siya ng asin. So, ayan, babad ko muna siya dyan, and then mamaya preprito natin to. Ito ang partner ng aking monggo. Ko lang din, ito, ayan, medyo nag-ano na siya. Pinakuluan ko na yan, guys. And, mga kapsaters, nilagay ko na ang aking mahiwagang kaldero. Mahiwagang ano ba ito? Ayan, pwede ko na ilagay ang aking karne, konting karne, pang sahog lang siya. Ayan. Medyo anuhin ko lang siya muna. Medyo paanuhin ko lang muna saglit, pamantikain kasi ang binili kong ano, babo, is yung may taba konti para mayroon tayong makuhang taba. Ayan. Para mayroon tayong makuhang mantika. So, takpan muna natin, guys. Ayan, mga kamsaters, lumabas na yung kanyang mantika. Papulain lang muna natin saglit. Pwede ko na ilagay yung bawang, sibuyas, tsaka luya. Mga kapsaters, medyo namula-mula na siya. Pwede ko na ilagay yung luya, bawang, tsaka sibuyas. Pagsasabayin ko na siya, guys. Ilagay ko na rin yung kamatis. Nakugas po ako, ha? Sotay lang po natin sa saglit. Ano, guys? Monggo. Ayan, ilalagay na natin siya. Oh my God! Ayan. Guys, nilagay ko na yung munggo. And, ayan, nakalimutan kong ilagay ang ano kanina. Dapat nauna yung kalabasa. Ayan, ilagay na natin ang kalabasa, mga kabisa. Buksan na natin. Tada! So, ayan. Grabe yung kulo niya, mga kabsaters. Ayan. Check lang natin. Oh, my God. Sarap. Mama! Ito kasing ano, yung kinuha kong buto ng monggo is yung parang ano siya, guys. Sarap talaga siya.
yung buo-buo pa rin siya yung ano. Meron kasi yung ano talaga, yung durog na durog. Yung kinukuha ko kasi is medyo ano siya. Ayan, medyo paano na yung... Medyo paluto na ang aking kalabasa. So, pwede na natin ilagay ang talong. Kapsatters, grabe yung kulo niya. Kung maari, pwede na rin natin ilagay yung ampalaya. Pero ako, mamaya ko ilalagay kasi medyo mapait. So, lalagyan muna natin siya ng salt and pepper. Ping, 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 ping. Ayan. Tikman ko muna mga kapsatters. So, ayan. Tamang-tama na siya. Pwede ko na ilagay yung sili. Guys, ilalagay na natin yung ampalaya. So, ayan. Takpan muna natin siya. Balikan natin ulit yan. Kapsatters, pwede natin ilagay yung sili. Naglagay ako ng 4 na sili. Takpan muna natin. Siya. Natin. So, wow. Yan na siya. And after nyan, after mga 2 minutes or 1 minute, pwede na natin ilagalugbati tsaka dahon ng ampalaya. So, ayan. Pag ano talaga, hindi maiwasan magkalat yung ano ng ano, monggo, no? So, ayan, takpan muna natin siya. Ayan, mga kapsatters. Ako kasi, pag naglalagay ako ng gulay, ayoko yung ano, durog na durog siya. Okay na yan. Medyo ano na siya. Parang half-cook lang. Pero hindi naman half-cook kasi kanina pa yan. So, ilagay na natin yung alugbati. Sabay na natin yung alugbati tsaka dahon ng ayan. Alugbati tsaka dahon ng ampalaya. So, ayan. Very healthy ang ating ulam ngayon. Check natin. Unti-unti siyang bumababa, diba? So, ayan. Anuhin lang natin siya, mga kapsatters. Kasi medyo dumidikit dun sa ilalim ng ano, kaldero. Mga kapsatters, pwede rin naman maglagay ng hipon pang ano lang, pang sahog. Ayan. So, there we go. So, eto na siya, mga kapsatters. Wow. So, ayan. Pwede na itong hanguin, mga kapsatters. And next, ipriprito na natin yung ano, tilapia.
painitan lang natin siya ng ano, para hindi siya, ano, hindi dumikit yung tilapia. So, ayan. Mainit na yan, mga kapsaters. Pwede na natin ilagay yung ating, ah, oh my God, oil. Ito naman lagi nyo nakikita, di ba, pag nagluluto ako. Jolly Claro oil. Kasi maganda po yan. Wala siyang, ano, free cholesterol siya. So, ayan. Painitin lang muna natin yung mga kapsaters. Init na siya at grabe. Ano rin to, tatalsik talaga. Tip ko lang din, lagyan nyo siya ng ano, guys, ng konting asin. Ayan. Lagyan natin. Para hindi siya magtalsik-talsik. Ayan. Binarigtad ko na siya, guys. Ayan, pwede ko nang hanguin. Oh my goodness. Ayan. Parang perfect yung pagkaluto na. Kunin natin itong isa. So, ayan. Luto na ang ating ginawan ko siya ng susama, guys. May sili, sibuyas, tsaka calamansi. Like a Hellcat.